Di na po search and rescue operations ang meron tayo ngayon. Si nakailang araw na rin naman, and we have exerted all efforts necessary. So right now, nag-shift na tayo from search and rescue operations to search and retrieval operations. Tinapos na ng Philippine Coast Guard katuwang ang Armed Forces of the Philippines ang paghahanap sa 7 nawawalang mangingisda sa Agutaya, Palawan. Ayon sa PCG, umabot sa 500 square nautical miles ang nasakop ng kanilang ginawang search and rescue operations, ngunit wala silang natagpuan kahit isa sa mga ito. Inaasahang aalisin na rin ng PCG ang kanilang assets tulad ng mga barko sa lugar. Dagdag pa ni PCG Commandant Admiral Artemio Abo, natapos na rin ang kanilang ginawang investigasyon sa insidente. Lumitaw sa investigasyon na talagang nasangkot sa insidente ang foreign vessel na MV Happy Hero na sinasabing bumangga sa sinakyan ng mga mangingisda. To make it sure that we'll have a sufficient ground na maging valid yung ating pag-file ng case, pinadive natin yon ng Coast Guard divers. So nakita natin doon na may scratches and not only dent but damage yung part ng bulbous bow. Yung si bulbous bow yung matigas na part ng vessel sa ilalim. May damage siya, so it indicates that the vessel was involved really in an accident. Nagsampa na kahapon ang PCG ng mga reklamo sa Antique Prosecutor's Office. Kasama dito ang master o kapitan ng barko na si Mishay Amir, isang Croatian national, second mate na si Anthony Bugdan, isang Romanian, at dalawang Filipino officer na sina Tyrone Makiling at Mackinley Amante. Magiging testigo naman laban sa mga ito ang mga nakaligtas na mangingisda sa nangyaring insidente. Sa ngayon, nasa kustudiya na rin ang PCG ang barko at hinihintay kung ano ang utos ng korte kung pwede pa itong manatili ng mahabang panahon sa kustudiya ng PCG. Charges na ibinigay natin sa kanila is reckless imprudence resulting to multiple homicide and serious physical injuries and damage to properties. So what we're waiting, yung court order na for the Coast Guard to detain the vessel, it necessitates appropriate court order. Sa ngayon, patuloy ang koordinasyon ng mga otoridad sa pamilya ng mga biktima para sa anumang posibleng tulong na maibigay sa kanila at lalo na hindi pa tapos ang kaso. Dan Tiamento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.